sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Revisahin. Opinion. Malawakin. Actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hangal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Kasi pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siyang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, diba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV.
Ayun oh. Nako eh, nagloko na naman. Nagloko na naman ang aming video, no? Eh wala talagang ganun eh. Oh, ayan, nagloko na naman eh. Ewan ko ba bakit ano nangyari? May sumasabotahe na naman yata eh, no? Ha? May sumasabotahe na naman. Ha? Doon sa aming video, yan. Okay, sa mga kaibigan, at magandang gabi sa inyo lahat. Ang oras natin sa Hudyat, alas 6:36 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po mga kaibigan, sa inyo na ang programang Tropa. At kanina ay nakita niyo naman, hinandugan tayo ng awitin ng ating online haranista, no, si Randel Villados. Abay, nagulat ako eh, nagpunta siya ng studio. Eh, kasi nga, meron daw siyang ka-meeting after ng kanyang program doon sa may area ng Marilao. Kaya dito muna nagpunta para makapaghatid ng saya, makapaghatid ng awitin, no, sa ating lahat. Well, anyway, magandang gabi po sa ating lahat at siyempre sa ating mga kuya, ate at bunso, sa ating mga tropa peeps, magandang gabi po sa inyo. At yun nga mga kaibigan, mamaya ay siyempre alamin natin sa DOST Pag-asa, sa ating mga katropang weather specialist, ang lagay ng ating panahon. Kamusta na ang ating LPA? Nasaan na ba? Maka mamaya naging ganap na bagyo na. Alamin natin yan na mula kay Benison Estareja, isa sa isa nating katropang weather specialist ng DOST Pag-asa. At syempre ganun din sa ating mga kuya, ate at bunso, no, ng Philippine Eagle, syempre particular sa Central Luzon Region 45. Bang, bang, bang! Aya, syempre sa panguna po yan ng aming governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agcawili. At siyempre po, yung ating mga kuya, ate at bunsuron, yung ating mga kako club president, no, sina Kuya Chito, Kuya Leo, ha? Tapos sino pa ba? Kuya Chito, Kuya Leo, ako, at siyempre sino ba yung sa Commodore na ngayon? Ako naman ang club president po ng CLR 45 Media Eagles Club. At siyempre po, yan si Ate Mitch, no? Magandang gabi kina Ate Weng Kamitok. Magandang gabi po, no? At siyempre, yung ating mga katropa din doon ng mga kuya, sina Ivan, sina Hero, ha? Sina Raymond, no? Sina Sarge. Abi, magandang gabi, siyempre doon sa Kambal, ha? Sina JC ba yun? Siyempre sa lahat po ng miyembro at nakapailalim sa naka-umbrella sa CLR 45. Sabay magandang gabi po sa inyo. At syempre, sa aking club mismo, no, ang Media Eagles Club, sa pangunguna naman po ng aking Vice President, si Kuya Romel Estanislao. At syempre, ang ating mga ilang kasama ron, no, si na Ate Joy Paha, siyang treasurer, si Ate Bachi, no, Salcedo, ang ating club secretary. At syempre po yung iba pa, no, sina Ate Nathan, sina Kuya Roy, sina Kuya Conrad, no, sina Kuya Orlan Sigwa, sina Rex Samson, at baka sina kaya sina Kuya Jonas, no? Ayan, sina Kuya Jonas Mariano. May mga kapasite kasama natin lahat dyan sa Media Eagles Club. Yan, sina Kuya Basir Saking, ating imam. Isipin nyo, meron kaming imam. Oo, imam na media pa. Okay, at syempre po sa mga opisyal ng ating pamahalaan, syempre unang-una na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ating ama ng bansa. Abay, magandang gabi. At syempre yung ating mga taga-subaybay, abay, nakita ko sa monitor ko si Kuya Gimo Pangatungan, si Guillermo Pangatungan, buhat pa ho sa lalawigan ng Cebu, sa Cebu City. Yan, good evening daw, sabi niya. Abay, magandang gabi rin sa'yo, Kuya Imo. At welcome sa programang Tropa. Abay, kanina, napanood mo ba yung ating kumakanta?
yung ating online naranista. Eh, sana pagkagano magre-request kayo. Pwede ho kayo mag-request doon. At kung meron naman siyang pyesa, kakantahin niya po yun. Okay mga kaibigan, alas 6:41 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Tropa. Salamat, salamat. At kita niyo naman kanina, yung ating online naranista, eh yung pala ay kaarawan, no, ng kamatayan ng kanyang anak na panganay. No, hindi ko na naitanong yung pangalan kasi po ay sumakabilang buhay na po yun. At apat na taon na daw po ang nakararaan. Condolence pa rin. Alam nyo, si Randall, siyempre pag ikaw tatay, lalo pa yung anak mo. Siyempre, may mga moment na talaga namang kahit paano, maalala mo katulad nun, di ba? Kung ano yung nangyayari. O, teka, pagka wala tayo. Ha? Tataka ako, ngat-ngat ako ng ngat-ngat, wala akong grapo yung pala. Yun, medyo na-busted na yung baterya ng ating condenser mic. Okay, nako, alas 6:43 na ng gabi, Philippine Standard Time. Mga katropa, mga kababayan, mga kuya, ate at bunso, welcome po sa programang Tropa. Aba, bakit kaya nagloloko ang ating signal? Ano kaya problema? Aba, ba't kaya? Ano ba ang naging problema nito? Ha? Aba, talaga naman. Wala tayong signal. Ah, ano ba nangyari? Yun. Ayun. Sa kanila yan, sa kanila. Okay, tayo nga. Tulad na sinabi natin, mga kaibigan, alaalamin natin kay kasamang Benison Estareja. Isa po sa katropa nating weather specialist ng DOST Pag-asa, ang lagay ng ating panahon. At after nyan, yun naman pong ginawang usapan sa balay ng National Press Club of the Philippines. At sabi pa ni Kuya Gimo, pakibati raw ang butihin nilang mayor doon sa Lapu-Lapu City sa Cebu, si Mayor Lunard Ahong Chan. Ayan. Ang problema, Kuya Gimo, nung nahandyan ako, nawalan tayo ng pagkakatao para makilala natin niya. Kinokontak kita nun ayaw mong makipagkita. Di sana namit natin yung mayor mo. Sana na-interview natin. Bale, talagang ganun. Okay, isa tayo mga kaibigan, kamusta na ba? Magkano ba ang sibuyas dyan sa inyong lugar? Talagang ang sibuyas ngayon ay mura ho doon sa mga kadiwa na inilunsad din ng gobyerno. At kung maalala nyo, ay sinulatan na po ng Office of the Ombudsman ang undersecretary po ng Department of Agriculture. Abay, bakit po? Tungkol po doon sa sibuyas, doon sa ginawang pag-angkat. No? At yun nga, tataka, may tanong nga, bakit si Undersecretary ang sinulatan ng Ombudsman at hindi si Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang naka-akto bilang kalihim ng Department of Agriculture. Mukhang hindi tama ang sulatan si Pangulong Bongbong. Talagang dapat siya Undersecretary na. At sila ang sasagot noon. Okay, at alas 6:45 na. Nasaan na kaya ito si Randall Villados? Mukhang alas 6 daw ang meeting nila nung kanyang client. Ito po isang wedding. Baka siguro nag-uusap na sila ngayon. Galingan mo, Randall. At I hope na someday na sa iyong mga events ay ma-cover ng Millennial Online TV. At sisiguruhin naman natin na
yung host, no, yung sponsor ay matutuwa doon sa gagawin natin yung pagko-cover. Kaya ikaw na bahala. Okay, sa mga kaibigan, buti pa alamin muna natin, no, sa DOST Pag-asa, no, ang lagay ng ating panahon, tulad nga lang sinabi natin, sa ating katropang si Benison Estareja. Sandali lamang po, magbabalik kami. Usapan sa Balay, News and Current Affairs. Wala tuntunan maghahatid sa inyo ng mga halagang impormasyon. Usapan sa Balay. Sapat na paalam ang kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa Balay. Ating samahan ang mga... Isang malamig o maulang Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy nating minomonitor ang low pressure area sa silangan ng Mindanao. And as of 3 in the morning, ay nasa layo na lamang itong 380 kilometers silangan ng Surigao del Norte. Sa ngayon po, mababa pa rin ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Subalit patuloy ang mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, and even Southern Luzon. At take note po, minsan lumalakas ang mga pag-ulan. Generally, moderate to heavy rains po ito. Samantala, yung northeast monsoon ramihan nakaka-apekto dito sa bahagi po ng Luzon, lalo na sa may northern and central portion. Habang yung shear line, ang siya nagpapalakas din ng mga pag-ulan dito sa may Southern Luzon and Visayas. Kaya mag-ingat po tayo dahil sa mga susunod pa na araw or hanggang sa weekend, may epekto pa rin ang low pressure area plus the shear line. Ngayong araw, pinakamalalakas ang mga pag-ulan sa Luzon dito sa may parting southern portion, kabilang ng Romblon at ilang probinsya po dito sa may Bicol region, particularly Sorsogon and Masbate. So meron tayong mga light to moderate with the times heavy rains. Then by tomorrow, posibleng lalakas pa yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol region. But for today, mainly dito sa may northern portion naman ng Bicol region, particularly yung Camarines Norte, Camarines Sur, Albayan, Catanduanes, may mga pag-ulan na rin po pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Mimaropa, asahan yung maulap na kalangitan na at aasahan yung mga light to moderate rains epekto ng northeast monsoon or amihan. Sa silangang parte muli ng Luzon, dito sa may Aurora and Quezon provinces as well as Cagayan Valley, asahan pa rin ang makulimlim na panahon na sasamahan ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan at bahagyang malamig pa rin na panahon dulot ng northeast monsoon. Sa natitirang bahagi po ng Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Metro Manila and the rest of Calabarzon, asahan pa rin po yung katulad na weather conditions as yesterday, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at sasamahan lamang po ng mga saglit o yung mga dagliang mahinang pag-ulan. For Metro Manila, ang temperatura 22 to 30 degrees Celsius. At dito naman sa Tagaytay, posibleng bumaba pa into 21 degrees Celsius. At sa Baguio, mas mababa pa, 14 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Visayas, patuloy ang malalakas sa mga pag-ulan, especially po dito sa may eastern and central portions of Visayas, as well as Negros Occidental. Yan po ay dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area plus the shear line. So pinag-iingat po natin sila sa mga posibleng pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Western Visayas, mainly itong sa Panayan Island at saka po sa may Guimaras, asahan yung mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa hapon at gabi. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, pinaka-apektado ng low pressure area and shear line, itong Zamboanga Peninsula, lalo na yung Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur, malaking bahagi ng Northern Mindanao, Lanao del Sur, at ito rin bahagi ng Caraga Region, itong Agusan del Norte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. So pinag-iingat din po natin sila sa posibleng mga pagbaha or pagguho ng lupa. For the rest of Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga, pero pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, maulap na ang kalangitan dito sa may southern portion of Mindanao, nasasamahan din ang kalat-kalat na ulan ng thunderstorms, epekto rin po nung low pressure area. And please take note po, no, kapag nagtaas na tayo ng orange or red rainfall warning, automatically po ay suspended na yung ating mga klase as per DepEd guidelines. Pero pag meron po tayong malalakas na mga pag-ulan, kapag meron tayong yellow rainfall warning or rainfall advisories lamang, pero malalakas yung mga pag-ulan, depende na rin po sa inyong local chief executives or LGU
po magsususpend po ng klase. Temperature natin for Metro Cebu and Metro Davao hindi hihigit sa 30 degrees Celsius. Sa ngayon po, dahil pa rin sa bugso ng amihan, bagamat humihina yung amihan natin, meron pa rin po tayong gale warning. At ito ay mostly sa silangang parte ng ating bansa. Hanggang 4.5 meters or isa't kalahating palapag ng gusali pa rin ang mararanasan dito sa eastern coast of Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Northern Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, bahagi ng Catanduanes, Eastern Coast of Albay and Sorsogon, ganyan din ang Northern and Eastern Samar, all the way sa may Eastern Coast of Southern Leyte and Surigao del Norte, as well as Dinagat Islands. Meron tayong matataas na mga pag-alon pa rin na siyang delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. May tendency po na magkaroon ng mga sea travel suspensions. At tulad ng nabanggit ko kanina, bagamat humihina ng bahagya itong amihan natin ng Northeast Monsoon over the weekend, pagsapit ng early next week, magbabalik muli ang bugso dito sa may Northern Luzon. So magkakaroon din ng mga pag-alon muli dito sa bahagi ng Northern and Central Luzon. By tomorrow, asahan pa rin natin ang low pressure area magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, almost stationary or malapit po ito sa may Caragay in Eastern Visayas. Then over the weekend, yung low pressure area iaakyat dito sa may Eastern Visayas and Southern Luzon. So magiging maulan na rin po over the weekend for Southern Luzon and Visayas. For Metro Manila, asahan na bukas yung bahagyang epekto ng shear line, maulap na kalangitan na sasamahan ng mahina hanggang katamtamang ulan. Pinag-iingat na natin sila sa posibleng mga pagbaha or landslides. Pagsapit po ng weekend, asahan na yung mas malakas na mga pag-ulan at times heavy rains na po yan pagsapit po ng Saturday dahil dun sa bahagyang pag-akyat ng low pressure area. So yung trough or yung extension nito plus the shear line, posible rin magpabaha sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon. Sa ating mga kababayan po sa Cordillera region, particularly sa may Baguio City, asahan pa rin yung generally maaraw na panahon bukas, then pagsapit ng Saturday, partly cloudy to cloudy skies, nasasamahan ng pulupulong mahihinang pag-ulan, then pagsapit ng Linggo kung saan unti-unting babalik muli ang amihan or lalakas muli ang northeast monsoon, magiging maulap sa malaking bahagi ng Cordillera region at sasamahan ng mahihinang pag-ulan. Temperature natin ay posibleng bumaba into 14 degrees Celsius muli. Sa ating mga kababayan sa Bicol region, particularly sa Legazpi City, asahan na po bukas hanggang sa Sabado ang moderate to heavy na mga pag-ulan in general. At minsan, posibleng mag-intense po ito. Kaya pinag-iingat na natin ang ating mga kababayan sa posibleng pagbaha at landslides. Pagsapit ng Linggo, maulan pa rin na panahon ang mararanasan, bagamat light to moderate with the times heavy rains na lamang po ito. Sa ating mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, bukas at sa Sabado, asahan pa rin po ang maulang panahon, light to moderate with at times heavy rain. So hindi na siya yung katulad na magiging pag-ulan kahapon at ngayon. Then pagsapit po ng Sunday, asahan po yung bahagyang maulap at minsang maaraw naman na kalangitan dahil dun sa pag-akyat ng low pressure area sa may Bicol region. So meron na lamang mga localized thunderstorms na mararanasan. At panguli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, simula bukas, mas madalas na nating makikita si Haring Araw at magpapatuloy ang generally fair weather conditions with some localized thunderstorms hanggang sa weekend. Temperature natin, umiinit, posibleng umakyat sa 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay late pa rin nasisikat, 6:24 ng umaga at lulubog ito ng maaga, 5:44 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estareja, mag-ingat po tayo. Weather forecasting. Ayun, maraming salamat sa iyo, katropang Benison Estareja. Ang isa po natin sa katropang weather specialist ng DOST Pag-asa. Linaw po ha, wala yung LPA. Pero ganun pa man, yung mga pag-ula sa parting Visayas at Mindanao, ay pinag-iingat po ang ating mga kababayan. Kuyagi mo, dyan sa lugar nyo, Bisaya, ha, Cebu. Iingat pa rin tayo dahil sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Okay, tagatid sa atin yan mga kaibigan sa oras na alas 6:55 po ng gabi, oras sa buong kapuluan. At pinasasabi pa rin ni Guillermo Pangatua ni Gimo, na pakibati raw ayong kanyang pinsan na city councilor doon sa Lapu-Lapu City sa Cebu, si Councilor Joseph Taghoy Pangatungan.
Okay, magandang gabi sa iyo, Konsyal Joseph. Mabuhay po kayo. At galingan niyo po, no? At pagiging konsyal. Malay niyo, bukas makalawa, kayo na ho maging vice mayor dyan. At after nun, baka susunod, kayo na po maging mayor. Kaya pagbutihin niyo po. Keep up the good work. At syempre, pagpapashoutout po, buhat po sa inyong pisang kay Guillermo Gimo Pangatungan. At syempre, magandang gabi rin po sa aming governor na Cellar 45. Walang iba kundi si Governor Rafael Agcahuili. Magandang gabi sa iyo, but syempre nagpapasalamat ako dahil po sa binigay ng aking governor na longganisa. Abay, masarap. Rapsa. No, sa sukang maraming bawang at sausawan. Ay, lukang ano yun, longganisang Ilocos eh. Talagang masarap po yun. Maraming salamat, Gov. Rapi Agcahuili. Rapi for short. Ayo si Jonas Mariano, nanonood sa atin. Magandang gabi siya, Kuya Jonas. Waiting ka lang, ha? Baka, either baka sa Sabado ko siya makapanayam doon sa programang Dalaw Barangay. Titignan natin, ha? Kasi dapat, kanina, hindi ko na makontak ulit, patay ang cellphone. Di bale, one of these days, makakapanayam natin niya, huwag ka magalala. Yan po si Kuya Jonas Mariano, siya natin sa kasama natin sa Media Eagles Club. No, nang siyempre under pa rin na CLR 45. At kung kayo po yung mga particular, yung mga taga dyan lang po sa Antipolo, kung gusto niyo pong mag-relax, mag-alis ng stress, punta lang po kayo sa Vermont 888. Yan po sa may Marcos Highway. Tama ba, Kuya Jonas? Sa may Antipolo City. Pwede ho kayo doon katabi lang ho na Uni Oil Gas Station. Pwede ho kayo mag-bidyoke, mag-unwind, no? Pwede po. At para makapagpalis kayo ng stress. Kami ho, pag nagpupunta ro'n ng mga kuya, kami ho ay nagkakape. Iba naman, hindi ho pare-pare, may nagkakape. Meron naman juice. Meron din naman ng beer. Pero kung ano gusto nyo, siyempre kukwentuhan ka ng manager, ayan, si Kuya Jonas. Hindi ka humainip. Tapos may kumakanta pa ho ron, pwede rin kayong kumanta. Nasa sa inyo kung ano gusto nyo. Tama ba yun, Kuya Jonas? Okay, so mga kaibigan, na 6:58 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At huwag na natin patagalin, ano? Sa inyo ba, Kuya Jonas, magkano sibuyas dyan? Nako, January 18 daw. Ibig sabihin, araw ng Linggo yan, Kuya Jonas. Tama ba ako kung ako nagkakamali? Ah, hindi. Ano pala yun? Hindi. January 18 is Miyerkules. Miyerkules pala yung January 18. Oo, by happy birthday, Kuya Jonas, ha? At many more birthdays to come, ma. Birthday po pala ng aming Kuya Jonas. Oo nga, Wednesday. Nakita ko nga. Nako, sabihan mo si na Kuya Romel. Ha, si Kuya Stanley Law. Sabihin mo sa kanila, kaya kila Ate Joy. Ano pala yun, eh, ha? Miyerkules. Ba, walang problema. Ha, happy birthday sa iyo, Kuya Jonas. Yan mo siya. Sagot ko kwento. Ha? Sasagot ng kwento. Ha? At sagot ko na rin, ha, yung plastic para magbabalot ng pulutan pa uwi. Ayan. Ah, happy birthday po in advance sa aming Kuya Jonas Mariano. Ayan, sa January 18 daw. Aba, sige, ayaw mo siya't bukas eh. Bibigyan kita ng isang pasakali ng happy birthday. Ilang taon na ba, Kuya Jonas? Ito si Kuya Jonas, batang-bata pa to eh. Ilang taon na ba?
At kumusta mo ako dyan, ha? Sa iyong mga kasama dyan sa Vermont 888. Ah, yung pangalan ng ating Mr. DJ dyan. Nasabi mo, isa rin sa manager. Nakalimutan ko pangalan eh. Eh, kumusta mo ako? Siyempre sa iyong mga katuwang, ha? Yung mga boys, mga katuwang mong boys dyan na masisipag. Sabihin mo, magandang gabi sa kanila. At trabaho lang, ha? Duty first before anything else. Abay, batang-bata pa, Kuya Jonas. Makakarami ka pa niyan. Makakarami ka pa, I mean, ng mga kaibigan, projects, di ba? Makakarami pa. Okay, sa mga kaibigan, ha? Yun si Kuya Jonas po, mabait po ito. Ito po yung Jack of all trades. Si Kuya Jonas. Wala akong masasabi rito. Simple lang. Pero rock. At magandang gabi rin kay Kuya Roland Hernando ng Malabon City Police Station. Ayan, kung di ako nagkakamali sa desk officer o sa investigation. Ayan, natawa tuloy si Kuya Jonas. Ha? Ayun, si Kuya Roland Hernando nanonood din sa atin ng Malabon City PNP. Ayan, magandang gabi siya, Kuya Roland. Ayan, yung kuya rin natin yan. Ewan ko kung kuya nga. Kuya ka na rin ba, Kuya Roland? At sabi pa ni Roland Hernando, ano daw ang masasabi sa courtesy resignation sa third level officers? Ayan, mga may tanong, ha, si Kuya Roland. Ano ang masasabi mo, nyo, ha, doon sa courtesy resignation sa third level officers? Pero alam mo, Kuya Roland, eh, ako tingin ko dyan, ha, ang pakiwari ko lang. Sa akin, walang problema. Mag-courtesy resignation ka, kung wala ka naman tinatagot, ginagawa, hindi ka naman nila para i-reject, eh. Isipin mo, sa lahat na magre-resign, lahat tatanggapin nila, mawawala lahat opisyal, hindi mangyayari yon. Paano tatakbo operasyon ng Philippine National Police? Ha? Kung lahat ng opisyal na magko-courtesy resignation, eh, tatanggapin nila at mawawalan na ng trabaho? Resign? Imposible yan. Imposible yan, Kuya Roland Hernando. Yan, tingin ko, kaya nila ginawa yan, no, particular, no, ni Secretary Abalos, kasi meron na silang listahan ng mga opisyal na sangkot sa illegal na droga. No? At yun, kaya nga pinag-re-resignation, courtesy resignation lahat, doon nila makikita ko sino-sino yun. So automatic, kapag kayong nasa listahan nila, na nasa listahan nila sangkot sa illegal na droga, eh may courtesy resignation, sibak na yon. Yun ang ibig sabihin yan. Pero yung excess, hindi yan sisibakin. At binabati rin natin yung asawa ni Kuya Jonas Mariano, si Gloria, a birthday niya raw bukas. Aba, magkasunod kayo ng birthday, ha? Isang 18, isang 13. Limang araw lang ang pagitan. Happy, happy birthday po, Ate Gloria. Gloria Mariano, ang esposa po ni Kuya Jonas Mariano. Magandang gabi at happy, happy birthday po in advance. Bukas. Ayan. Ayan, yun nga, yun mga kaibigan, yung about sa courtesy resignation, eh, yun po ang sinasabi natin. Meron na po kasing listahan, eh. Ang DILG, no? At alam na rin ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang mga sangkot sa transaksyon ng illegal na droga sa mga opisyal ng PNP. So kaya ni lahat, General, Colonel, at yung iba pang opisyal, kaya pinagkukorte si resignation. Kasi po, kung sino nasa listahan nila na nasangkot dyan sa illegal na droga, yun po ang tatanggapin ang resignation. Yun ang mawawala na sa PNP. Dahil nga meron siya resignation, eh. So, kung siya sangkot sa droga, matik na yon. Pero kapag hindi ho sangkot, eh, hindi ho magre-resign yan. At hindi ho pagre-resignin ng gobyerno. Hindi ho tatanggapin yun, pababalikin sila. Ang pinag-uusapan dito, yung mga opisyal na sangkot po sa illegal na droga. Yun ang sinasabi natin, Kuya Roland Hernando. So, katulad mo, halimbawa, ikaw,
O pinag-file kayo ng dyan sa Malabon PNP. Pinag-file kayo lahat ng courtesy resignation. Dahil di umano, merong nag-leak dyan na merong mga sangkot na police personnel o police officials sa mga illegal na droga, kalakaran ng droga, o kahit na hindi official. So, magkakaroon ng massive courtesy resignation dyan. Pwedeng gawin ho yun. Ngayon, kung sino yung nasa listahan nila na sangkot at positibong sangkot sa illegal na droga, yun ang tatanggapin ng courtesy resignation. Pero hindi nangangahulugan lahat kayo ang pagre-resignin. O paano mag-ooperasyon ng PNP ng Malabon kung lahat kayo tatanggapin ng resignation? So, ganun lang yan, Kuya Roland. Okay, mga kaibigan, ako ang oras natin na alas 7 sa ispo ng gabi. Ha, tuloy-tuloy pa rin tayo, siyempre, dito sa programang Tropa. Siyempre, ako pa rin ang inyong kasama, ka-jamming, ka-kosa, ka-barangay, ha, ka-kuya, ka-ate, ka-bunso, lahat-lahat na. Rosel Lopez, at your service. So, malinaw na ba sa yun, Kuya Roland? Yun lang yun, ganun lang kasimple yun. Ganun lang ang gagawin nila, no? Na talagang pagre-resignin yung ating mga opisyal na sangkot sa illegal na droga. Okay, sa mga kaibigan, huwag na natin pagtagalin at tunghayan natin. Ha? Malaman natin yung presyo ng sibuyas. Ha? Tsaka yung kuryente, natataas ngayong, ngayong 2023. Eh, paano ba mangyayari dyan? At yung mga farmers natin, paano ba dapat gawin para maging mura ang sibuyas? May mga farmer naman tayo eh. Oh, ganun lang yan, Kuya Roland. Yun yung sinasabi ko. Halimbawa, dyan sa Malabon PNP. Halimbawa lang, ha? Ilang kayong desk officers dyan? Halimbawa, 10. Halimbawa lang. Ngayon, merong nag-leak. Ha? Na sa 10 desk officer, merong sangkot sa illegal na droga. Ika nga, may patong. Oh, so ngayon, ang gagawin dyan, ang chief of police nyo, na coordinated sa district director, pag-aanohin kayo ng courtesy resignation. Kayo lang ng mga nasa desk dahil sa inyo nag-leak eh. Ngayon, kung sino yung nag-leak to, halimbawa, 10 kayo, may nag-leak na 3 na sangkot sa illegal na droga. Yung 3 yun, tatanggapin ng resignation. Pagka sila, tinanggap ang resignation, resign na sila, hindi na sila police. Ngayon, yung excess na 7 ay hindi tatanggapin kasi hindi naman sila sangkot. Nakakuha mo ba? Nag-get mo, Kuya Roland? Ganun lang yan. Kaso nga naman, dinaan nila sa walang barasuhan, walang barakuhan, walang kasuhan, kundi mag-resign na lang sila. Ayan. Okay, so mga kaibigan, buti pa panoorin natin yung ginawang usapan sa balay ng National Press Club of the Philippines tungkol nga po sa pagtaas ng sibuyas, presyo ng sibuyas, at syempre yung na rin kuryente at tubig ngayong 2023. Mga kaibigan, panoorin po natin. Usapan sa balay, news and current affairs. Wala tuntunan maghahatid sa inyo ng mga halagang impormasyon. Usapan sa balay. Sapat na paalam ang kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Usapan sa balay, news and current affairs. Wala tuntunan maghahatid sa inyo ng mga halagang impormasyon. Usapan sa balay. Sapat na paalam ang kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Okay, magandang hapon po sa lahat ng ating viewers dito sa Usapan sa Balay, News and Current Affairs. Ito po ang inyong lingkod, Madeline Dominguez. At makakasama natin mamayang konti ang ating kapartner, si kapatid Professor Dennis Napule. Meron lang pong importanteng pulong na inaatenan. Pero rest assured, makakasama natin siya maya-maya lamang. Sa hapong ito po, tatalakayin natin ang mga usapang taas presyo. Kasi pagka New Year, lahat may mga changes, ano? Ang changes po ngayon sa taong 2023 ay yung mga taas presyo.
presyo ng sibuyas, presyo ng kuryente, presyo ng tubig at kung ano-ano pa. Ako na lang yata yung hindi tumataas eh. Kasi nananatiling ang height ko, wala pang pipe. Anyway, makakasama po natin sa hapong ito ang ASEC at tagapagsalita ng Department of Agriculture, ang ating kaibigan si ASEC Res Estuperes. Makakasama din po natin maya-maya lamang si Ginoong Jeric Sibilla, ang Director Corporate Communication ng Manila Water. Ganun din po si Ms. Claire Feliciano, ang Head ng Public Relation ng Meralco, at si Kasendong, ang Chairman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Kung saan po i-discuss nga natin kung ano yung mga development or changes sa mga taas presyo. Siguro unahin na po natin si ASEC Rex Estuperes kasi po very in demand to. Ang dami pang nakasalang na interview sa iba't ibang television station and radio station para magbigay linaw. ASEC Rex, andyan mo si ASEC? ASEC Rex. ASEC Rex. So habang inaantabayanan po natin si ASEC Rex, nakita ko na rin, nandyan na po si Sir Jeric Sibilla. Unahin na lang siguro natin si Sir Jeric Sibilla. Good afternoon, Sir Jeric. Hi, good afternoon sa iyo, Mavs. Good afternoon sa mga viewers ng National Press Club. Magandang hapon po. Kasama po natin later si Professor at kapatid na Dennis Napule sa isang importanteng meeting lang. So, Sir Jeric, hindi ko na po patatagalin. Ano? Pwede bang i-update nyo kami ang Manila Water Back kasama sa mga naka-line up na magtataas ng billing for this year? Actually, nagpatupad na po tayo noong pagtataas ng water rates, no? Batay po ito dun sa inaprubahan ng Board of Trustees ng FWSS. So, effective January 1 po, nagpatupad na po tayo ng adjustment sa ating water rates, no? Siguro po mahalaga na sabihin din na bakit po nagtaas, no, ngayong 2023, no? Ang pagtataas po ng tubig o ang taripa ng tubig ay ginagawa po every 5 years, no? Mm-hmm. So huli po tayo nagkaroon ng pagtaas ng taong 2018 at ngayon sa ilalim po ng tinatawag natin na rate rebasing, nakatakda po yung panibagong adjustment magmula po 2023 to 2027. Pero gusto ko lang pong banggitin na noon pong 2019 hanggang 2022, dala na rin po noong kasagsagan ng COVID-19, tayo po ay hindi nagpatupad ng pagtataas ng presyo ng tubig sa loob ng 4 na taon from 2019 to 2022. So ngayon lang po tayo magpapatupad muli ng adjustment, no, ng water rates, no, batay na rin po doon sa inaprubahan ng MWSS. Ang kapalit naman po nito, ang Manila Water po ay nakatakda na gumugol, no, para po sa mga infrastructure at operation ng mga infrastructure at mga equipments natin sa halagang 181 billion sa susunod po na 5 taon magmula po 2023 hanggang 2027. So Mads, dun sa katanungan mo kung kasama ba ang Manila Water sa magpapatupad noong pagtaas, opo, nagsimula na po tayo ng January 1, 2023. Ah, so siguro hindi ko pa nakukuha yung billing ng water, kaya... Opo, hindi... no, kasi po, kahit naman makuha ninyo yung billing ninyo ngayon, hindi pa po dyan makikita yung full impact, no? Kasi kapag natanggap nyo yung billing ninyo, yan po ay billing ninyo para sa konsumo nung nakaraang buwan, nung Disyembre. Diba normally, pag natatanggap nyo po yung bill ninyo ngayon, ang billing period covered po niyan ay mula po nung nakaraang buwan pa. So, yung full impact po noong tinatawag natin na water rate hike adjustment ay kumbaga makikita po o marereflect na sa bill simula po ng Pebrero of this year.
So by February pan magre-reflect yan? Oo, kasi po yung bill mo ng February, mm-hmm. ang binibill mo na ay yung konsumo mo ng January. Ah, okay. Opo. So, yun po sa mga nagtatanong ng kung may price bill increase, nasagot na po ni Sir Jeric. Pero Sir Jeric, ilang porsyento po ba ang itataas o itinaas ng collection nyo? Kasi parang sabi nyo nga magre-reflect to by February pa. Opo. Baka para doon sa mga ordinaryong nakamonitor sa atin, hindi kami magugulat, i-expect na namin gantong percentage yung itataas ng Manila Water. Yung percentage po kasi depende sa konsumo, no? So maganda po na mabanggit natin na unang-una po ang ating taripa ng tubig ay kumbaga there's a bias towards the poor, no? So ang ano po ang ibig sabihin nito, meron po tayong mga tinatawag na lifeline customers. Yung lifeline customers po, ito po yung mga kumukonsumo ng 10 cubic meters and below, no? Ito po yung mga informal, nakatira sa mga informal settlements or yung mga low-income communities, no? Mm-hmm. Sila po ay shielded sa increase. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay nakatira sa mga informal settlements at kumukonsumo ka ng 10 cubic meters and below, wala pong increase para dun sa 10 cubic meters. Pero kung ikaw po ay isang regular customer, ang ibig sabihin, ikaw ay hindi nakatira sa mga informal settlements, no? Kung 10 cubic meters po ang iyong kinukonsumo, ito po ay magkakaroon ng pagtaas na 41 pesos kada buwan, no? So yung dati pong binabayaran na around 151 pesos, magiging 192 pesos. Yun naman kung kumukonsumo ng 20 cubic meters, yan po yung kumbaga yung bulk ng ating mga customers, ano po. Yung dati po nilang binabayaran na 333 pesos, magiging 425. So ibig sabihin po nito, meron pong pagtaas ng around 91 pesos kada buwan, no? Malaki at din ang tinaas, no, Sir Jeric? Opo, no? Kasi po, ang rason po nito, yung binanggit ko po kanina, nung nakaraang apat na taon, mula 2019 to 2022, tayo po ay hindi nagpatupad ng anumang rate adjustment, ano po. So, ngayon lang po tayo magpapatupad muli ng adjustment sa ating water, no? So, yun po karaniwan, no? Yan po yung karaniwang konsumo ng ating mga customers. So habang papalaki po yung konsumo, mas mataas po yung magiging increase, no? So binanggit ko na po yung 10 cubic meters, mm-hmm. 20, halimbawa naman po 30 cubic meters, no? Yan po ay may pagtaas ng around 187 pesos kada buwan. Magkano po yung 30 cubic meters? Yung 30 cubic meters po, ang dati nilang binabayaran mga 679. Aha. Ngayon po, magiging 866, no? So, meron po yung pagtataas ng around 187 pesos, no? Sir Jeric, may tanong lang po ako. Yung na-mention nyo sa 10 cubic meters sa mga informal settlers. Ano po naman yung ginagawa ng Manila Water para ma-prevent yung, alam naman natin, yung iba nagnanakaw ng metro? Opo, no? Ang ginagawa po natin dito, unang-una po, tayo po ay palaging nakikipag-coordinate sa mga barangay, no? Kasi mahirap po talaga ito na mabantayan 24/7, ano po? So, ang kailangan po natin dito ay makipag-coordinate tayo sa mga barangay, sa mga kapitan, sa mga kagawad, para makasama po nila tayo dun sa mga pagbabantay o pagre-report po ng mga illegal connections, no? Ito pong illegal connections na to ay punishable under law kasi po ito ay covered by Republic Act 8041 na bawal po ang pagtatamper ng metro, bawal ang nakaw ng tubig. So, mahalaga po yung pagtutulungan ng Manila Water at ng iba pang mga stakeholders, lalong-lalo na yung mga local government units. Pero sa ngayon naman po, siguro po we're proud to say na kahit papano, na-minimize na po natin yan, no? Dahil po, meron tayo talagang mga, kumbaga, mga kasangga o mga katuwang sa mga local government units.
So other than that, sabi nyo, nakikikoordinate po kayo sa mga barangay. Pero may mga special division po ba ang Manila Water to check yung mga nagtatap ng mga illegal o yung nagnanakaw ng metro? Well, hindi lang po yung pagnanakaw, no? Hindi lang po yung pagnanakaw ng metro o hindi yung pag-check po ng mga metro, no? Yung ating pong mga meter readers at yung ating mga kasamaan sa Manila Water, lagi pong pinupuntahan yan at tinitingnan yung mga metro ng mga kabahayan para malaman po natin kung ang mga ito ay tinatamper. Mm-hmm. Kasi po, makikita po natin kung talagang tinatamper yung mga metro, nagkakaroon po tayo ng mga regular na information, education, and communication campaigns, pati na rin po survey, no? So, malalaman po natin, halimbawa, yung konsumo ba nila ay commensurate dun sa dami ng tao sa loob ng bahay, no? So, malalaman po natin yon. So, ito po ay magbibigay ng indikasyon kung nagkakaroon po talaga ng pagtatamper, kung meron po ba talagang mga illegal connections, kung may mga bypass, ano po. So, yun po ay bahagi ng mga regular na ginagawa ng mga kasamahan po natin sa Manila Water. Sir Jeric, base po sa tala, sa monitoring group ng Manila Water, ilang percentage na ba yung nahuli nating nagtatamper? Ito po, kumbaga, nagsimula po kasi tayo matagal na, no, 1997. So, ang Manila Water po ay, kung tutuusin po, 25 going to 26th year na. Nung araw po, so nung nagsisimula tayo, talaga pong marami yan yung mga illegal, no? Marami po yung mga nawawalan tubig natin ay about 50% po ay mga illegal. But over time, ito po ay kumbaga unti-unti nang nabawasan or shall we say nawala na po, no? Kasi marami po tayong mga programa na inintroduce, no? Para po yung mga dating nag-i-illegal ay magkaroon po ng legal na connection, no? Unang-una po yung tinatawag nating tubig para sa barangay. So nagkaroon po tayo ng programa na tubig para sa barangay para po yung mga dating illegal ay magkaroon po ng mga legal na koneksyon, no? Para hindi na po sila matakot na baka sila ay mahuli, sila ay pagmultahin o baka makulong pa. So nakipagtulungan po tayo sa mga local government, sa mga homeowners association, sa mga people's organization para sila po ay magkaroon ng legal na koneksyon magmumula sa Manila Water. So ngayon po, siguro po halos wala na eh. Halos wala na po, no? Dahil talagang maganda po yung naging resulta ng ating tubig para sa barangay, no? Mahigit 760 projects ang nagawa po natin at ang nag-benefit po nito ay mahigit 2 million from the low-income communities. So, how true yung report na allegedly di umano po nung height ng pandemic, mas tumaas po yung nagnanakaw ng mga metro ng tubig? Naku, hindi naman. Sa parte po ng Manila Water, wala po kaming, wala po kaming mga reports ng ganun. Dahil ang ginawa po natin, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, ang pinrioritize po natin ay siguruhin na ang supply po ng tubig ay 24/7. At siguro po sa Manila Water, kami naman po ay natutuwa dahil sa kabila po nung kasagsagan ng pandemya, na natili po na 24/7 ang tubig sa Manila Water hanggang sa kasalukuyan. Ano po, liba na lamang kung meron po tayong mga preventive or regular maintenance activities. Pero in terms of supply, tayo naman po ay 24/7 at hindi po tayo nagkaroon o nagpatupad ng mga rotational interruption. So tayo po ay consistent naman po dun sa 24/7 natin. Okay, thank you Sir Jeric. Sir Jeric, kung meron po kayong announcement, kasi lately ang Manila Water, bihira ko nang nakikita eh. Well, siguro po kaya bihira nyo pong nakikita kasi wala naman pong masyadong masyadong problema pagdating po sa supply ng tubig. Siguro po yung announcement na maibibigay ko lang, ang Manila Water po ay hindi lamang nagbibigay ng serbisyo ng malinis at maiinom ng tubig, no? Yung isa pa pong serbisyo na binibigay natin ay
ay tungkol po sa ano, sa yung tinatawag po natin na wastewater or desludging, mm-hmm, or yung pagsisipsip po ng Pozo Negro. Ano po? So may mga nag-release na po kami, makikita po nila sa ating Facebook page, yun pong listahan ng mga barangay na nakaschedule po para sa pagpapasipsip ng Pozo Negro para po sa buwan ng Enero, Pebrero at Marso. At yan po ay walang karagdagang bayad mula sa customers. Okay, thank you Sir Sir Jeric, unless meron kayong gustong i-announce pa. Wala na po siguro, no? Kung meron po silang concerns, no, bukas po lagi yung ating customer service hotline, 1627 po, ulitin ko, 1627. At yung iba-iba pong mga social media platforms ng Manila Water, meron po tayong Facebook, may Twitter, meron pong Instagram at may TikTok. I-type lamang po ang Manila Water. Okay, thank you Sir Jeric sa time. Kung anong may tutulong ng National Press Club, please get in touch with us. Salamat po sa oras. Maraming salamat, Mads. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Inyo pong napakinggan si Sir Jeric Sevilla, ang Director of Corporate Communication ng Manila Water, kung saan po diniscuss niya na by February, yung mga consumers, baka magulat po kayo, meron pong mga pagtaas sa singil ng tubig sa mga darating na buwan. At ngayon naman po, pupunta po tayo kay Department of Agriculture, ASEC Rex Estoperes, ang ating suki sa Department of Agriculture. ASEC, good afternoon. Thank you. Wala po kayong sounds? Naka... Yan po. Ayun. Oh, good afternoon po sa ating lahat, yung mga kasibuyas ko sa NGC at saka sa ating pong nagtagapan. Okay. Una po sa lahat, ASEC, maraming salamat po. Kasi po para sa kaalaman na ating mga viewers, si ASEC Rex po bihira po itong lumalabas. Gusto niya phone patch lang. Sabi ko, yung pagka maganda kang lalaki, dapat ini-expose mo yung personality mo. So, salamat po sa pagpapaunlak at nagpa-video kayo sa amin. So, ikaw ba naman, Mats, patatanggihan ko? Siyempre, hindi. Kaya nga, love na love po kita eh. Babawi ako sa pangako ko sa inyo, ASEC. So, hayaan mo, ASEC, gagawin ko lahat na magagawa ko para maging sekretary ka na. Hindi, nagbibiro lang po. Baka magalit sa atin ang sekretary ng Department of Agriculture. Favorite po kasi... Favorite lang po kasi si spokesperson Rex ng mga media at ng mga kapatid natin sa Hanap Buhay kasi very, very approachable tsaka kahit gano'ng kabisito nahahatak natin. So, hindi ko na po patatagalin. Alam ko ang dami pa pong nakapila sa inyo na line up for interview. Pwede po bang i-update mo kami, ASEC, kung ano po ba yung matutulong ng importasyon ng sibuyas sa pagbaba ng presyo nito sa merkado sa ngayon? Yun natin pong inaprubahan po ng na-clear po ni USEC Panganiban kay Pangulo na magpasok tayo sa through imports ng atin pong sibuyas na 21,060, ano? Mm-hmm. At po ay darating not later than January 27. Paano po natin na nakuha po itong figure na ito? Yan po ay rekomendasyon po ng the Bureau of Land Industry, yung atin pong mga timelines na yan. Yung, ito yung narekomenda natin nung last January 4 na kung anong gagawin natin dahil wala kong pa yung pagtaas ang presyo dun sa ating mga merkado. Alam mo naman na match yung presyo naman ay ano lang yan, function of supply and demand. Mm-hmm. Kung hindi walang kukulang ang supply, ibig sabihin, tataas talaga ang presyo. So, ang nangyari ngayon, lumabas itong ating pong inflation na 0.3% ang ating pong contribution ng red onions doon sa ating pong inflation. So, hindi natin pwedeng pabayaan ito. Pero kailangan rin natin balansihin yung ating pong protect sa ating mga magsasaka at some fair price din doon sa ating pong mga consumers. So, nung nag-discuss kami yun, bago pumunta sa recommendation na yun, ang
dalawa po ang factors na kinonsider natin. Firstly, is yung kailan darating, at ang pangalawa po, anong volume. So, ang volume na yon na dinetermine po ng Bureau of Plant Industry, until po yon sa atin pong pangangailangan hanggang makarating ang peak season ng harvest ng ating onion. At bakit po naman January 27, supposedly, ang sinabi nga natin doon, hanggang, but not later than first week of February. Pero hindi po ang rekomendasyon ng sinunod, tapos ang inadapt lang natin is January 27, ayaw natin madikit doon sa peak season ng atin pong harvest ng onion. So, ganun ang nangyari. Ang kwento po naman ito, kasi September pa ang impact, ang atin pong kasama sa stakeholder si Kasendong, na nagsasabi na siya noon na mag-import na dapat. Pero hindi natin tayo nag-import noon kasi maraming pumapasok na spargel. Eh hindi naman tayo pwedeng hindi natin pwedeng ipasok yung spargel din sa ating mga merkado para bumaba ang presyo. Since meron naman tayong continued na off-season harvest, so kinonsider din natin po yun until such time na nakikita natin December 28, may meeting tayo with the stakeholders at nagkaroon tayo ng 250 na suggested retail price. Kaya ang problema, hindi pa rin bumababa doon sa ating mga pamilya, sa ating pong sakahan, yung farm gate, eh ganun pa rin pagdating doon sa ating pong mga traders, meron din silang mga presyo na pinatong. Kaya pagdating naman sa ating mga merkado, sobra naman ang taas. So hindi natin pwedeng pabayaan yon. Kaya napilitan po tayo na hindi dapat tayo mag-import, napilitan tayo just to bring down the price, magkaroon tayo ng importation na mayroon kayo tayong timelines para sa pagdating ng imports. Oo. Sek, yung napilitan nga po tayo mag-import, pero yung kadiwa po ng Department of Agriculture actually naging malaking tulong kahit pansamantala. From 700 to 600, makakabili ka ng 170. Kaya lang medyo nagkaroon yata tayo ng konting problema sa mga bumibili sa kadiwa natin sa Department of Agriculture. Ano po yung ginagawang hakbang ng tanggapan ng Department of Agriculture para hindi na maulit yung ganung siksikan, yung konting kaguluhan sa kadiwa? Much siguro ang number one dyan is that dagdagan natin yung ating kadiwa centers. Ay, tasan ko na yung mats doon sa bigas pa lang. Ganyan din ang nangyari. Pero yung mga nagbe-bend, yung mga bumibili pabalik-balik din lang, we don't know kung for family use yun o hindi. Alam natin na yung pangangailangan ng sibuyas niyan. Pero nang sa ganun, ay depende na naman to kasi dependent yan sa supply. Kung marami tayong supply, hindi na magsisiksikan dyan sa kadiwa yung ating mga kababayan, pagkapunta sila doon sa mababang presyo din sa ating mga pamilya. So anong plano ng Department of Agriculture? Kasi ang karamihan dito pumupunta sa kadiwa natin eh. Eh mawawala rin po yung pila na yan once we have the imports already at bababa ang presyo. Kung may pupunta man dyan, yun po yung ating malalapit doon. Pero dapat sa pamilihan natin, bababa rin ang presyo to the level of 170, siguro 150 or 100, depende na sa final figure na makukuha natin pagdating po ng imports. Okay. So, Carex, meron ka pa bang, hindi ko na po iti-take advantage yung oras nyo. Nakikita ko na si Kasendong, pero kung meron po kayong gustong panawagan, o siguro by habang nagsasalita kayo kanina, na-monitor din kayo ni Kasendong. Ayan na pala si Kasendong. Ang masabi ko lang, we have already received a summon from Ombudsman. Hiningan kami ng explanation why yung tatlo yun alleged a shortage of onion. Number two is yung pagpili ng 537 sa multi-purpose co-op, which is ang FTI naman po doon ang involved sa transaction na yun. At yung pangatlo po, yung pag-import no, doon ng decision to import. No. Ito naman masasagot natin, yung sa number two ng 537 na yun, hayaan na lang po natin yung FTI doon na nakakuha ng transaction na yun.
dahil mahirap din i-preempt natin, hindi naman tayo privy doon sa transaction na yan. So yun lang naman po, no? Wala naman tayong, ayaw rin natin magsisiyan, andito na tayo. Ang importante lang, makatulong tayo sa lahat na matapos yung problema. Mahaba, umiiyak na po ako, Kasendong, Mads, no? Yung umiiyak na ako sa kakasagot ng interview, hindi dahil sa sibuyas, kung hindi sa interview. Sa dami na interview, paulit-ulit na tanong. Oo. I-welcome lang po natin si Kasendong. Good afternoon, Kasendong. Teka, Asek, kung may last few words po kayo or you want to discuss with Kasendong. Alam ko meron pa rin kayong mga naka-line up na interview. For last few words po, Asek? Ayun lang naman po, ano. Hindi natin pinapapayaan yung atin pong mga magsasaka at yung atin pong mga consumers din. Kailangan balance po yan. We know that we have some imperfections sa sistema din, especially on the intervention sa atin pong mga magsasaka. Ayan po yung inaamin naman namin. At we are right now with the President, the help of the Department of Agriculture. We are, the President is, would like to transform and redesign what we are doing dito sa Department of Agriculture. And we hope we can implement that para sa atin pong mga kababayan. Maraming salamat. Okay, salamat po si ASEC Rex Estuperez, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Thank you, sir, sa time. Thank you pa. Apo. So, bago po natin puntahan ang Meralco at si Chairman Kasendong, mag-shoutout lang po muna ako. So, dun po sa mga naka-monitor, tsaka yung mga nagko-question, antabayanan po niyan, i-raise po natin yung tanong nyo kay Kasendong at sa Meralco. In the meantime, binabati po natin, happy viewing po kay Miss Lloyd Cotoner, kay Miss Sheng Binong, kay Direk Aya Yupanco, Ma'am Claire, pinaabot po ni Direk Aya Yupanco yung kanyang regards kay Sir Joe Saldarriaga, kay Sir Joe Saldarriaga ng Meralco. At kay Kalihim Paul ng National Press Club, nakamonitor din sa atin dyan, si Doc Claire Iligan, si Miss Claire Iligan, yung mga taga UP Village po sa pangunguna ni Mr. Hannibal Ting, Elizen, Mishasha Blanco Diaz, Alma Sichua, Presilda Contigera, at kay Kagawad Janet. Ganun din po kay Sec Bobby at kay Miss Mercy De La Cruz ng UP Village. Binabati din po natin ng happy birthday si SBDG Lion Sol Flores, ang District 2 Governor ng Lions. Happy birthday, Sir Sol Flores, kay Sir Alvin Feliciano, kay NPC Auditor Boying Abasola. Happy 85th birthday kay Miss Belle Manansala ng San Juan at kay Teacher PJ Manalo. At kay Mr. Ariel Garcia, Felix Compleano, mi amigo, sabi ng isang viewer, si Mr. Chang, na kasalukuyang nasa Spain po, pero nakakaintindi po ito ng English at Tagalog. Happy birthday, Mr. Ariel Garcia. Belated happy birthday din kay former mayor and congressman, my good friend and compadre, Del De Guzman ng Marikina City, kay Doc Olive Mendoza ng Olive Skin Medica, kay Tita Rose Lara, Anton Tamayo ng Perpetual School, of course sa ating Pangulo, NPC President Miss Lydia Bueno, kay Sir Mon Santiago, kay Engineer Reynaldo San Agustin, and of course kay Director June Mendoza ng National Press Club. Yung iba pong nagpapabate, eto try po nating ihabon sa susunod. Bigyan po nating daan si Sinag Chairman Engineer Rosendo So. Good afternoon, Sir So. Alam ko busy ka rin at marami ka rin line up of interview at meeting. So, kanina po nakapanayam namin si Sec, ASEC, Rex. I hope na monitor nyo, inabutan nyo. Tinanong ko po sa kanya yung ano ba yung bentahe or advantage na pag-i-import ng sibuyas. Makakatulong ba ito at mapapababa ba yung presyo nito? At ano yung mga
lapses o problema sa mga kadiwa sa kasalukuyan? At ano yung ginagawa ng tanggapan ng Department of Agriculture? So sa hanay po ng sinag, ano naman po ang comment nyo, masasabi nyo regarding the importation ng mga onions? Yeah, afternoon, ma'am. Of course, afternoon to everybody. Ang ano lang natin is yung timing talagang mali dahil dapat na ipasok ito ng November-December. Kasi noong October, yung sa meeting with the farmers and mga cooperatives, yung na-attendan ko, no? Bali, napag-usapan yung 7,500 metric tons na ipasok sana, na in which, at that time, wala na yung puting sibuyas. No? Uh-huh. I think dapat na ipasok yun. Kung na ipasok yun, wala naman tayong 500 to 600 pesos na December price. Ang nangyari is bakit nag-import itong nag-issue ang DA ng to import is dahil dun sa taas ng presyo noong December. No? Alam natin na ang atin harvest ng December is 2% lang ng total harvest ng atin December to April. Ibig sabihin, maliit lang na porsyento talagang nag-harvest ng December. Mostly yung palusot. Ibig sabihin, time kasi ng pagtanim yan is umuulan talaga. Kaya konti lang nagtetake risk na nag-harvest ng December. And yung mga na-harvest ng December is talagang damage yun. Kaya rinekomenda natin ng October na nagpasok sana tayo ng November-December. Kung nagpasok sana tayo, wala tayong 500 pesos na presyo. Yun ang sinasabi natin. And sabi nila, move forward. Kung moving forward naman, alam naman ng Department of Agriculture, by February, harvest na ng Pangasinan and part of Nueva Ecija. No? And ang volume, umabot na ng 19 to 20,000 metric tons yan. Yung harvest na yan. So, ang projected consumption ng February is around 13 to 14 lang. So, over ang stocks ng February. Yun ang sinasabi natin. Kaya yung recommenda ng DA sa ating Pangulo, ang tingin natin, mali ang advice na naman, no? Na hindi dapat nagpasok ng February. Okay. Thank you po. Dumating na po yung ating kasamang si Dennis Napule. Asa meeting din to, gaya nyo. Meron yatang pabatino na natin si kasamang Dennis, na si Professor Dennis Napule. Ay, suki pala natin. Hello sir, good afternoon po. Good afternoon po sa ating Dennis, mga online viewers po. Kumusta po kayo? Ang tawag sa inyo, Kasendong, tamo ba? Okay. Magandang hapon po sa inyo. Thank you ho sa kami pinaunlakan nyo rito. Kanina dinidiscuss namin, tinatanong ko ng opinion or comments si Kasendong regarding dun sa in-announce ng Department of Agriculture. Nakapanayam natin kanina, kapatid, si ASEC Rex, kung saan tinanong ko nga sa kanya, ano yung makakatulong ba yung importation ng sibuyas sa pagbaba ng presyo nito? So, may kakaibang opinion na sinishare si Kasendong. Now, we're not supposed to import, pero andyan na yan eh. Alam naman siguro natin, Kasendong, na alam naman siguro ng Department of Agriculture kung ano yung ginagawa nila na sana makakatulong. So, ang question ko is, ano pa ang may tutulong ng sinag para wag na tayo mag-finger pointing, anong may tutulong ng samahan nyo para mapalakas pa natin yung at mapababa ang presyo ng sibuyas. I hope by this time, kahit nasa meeting si
Sir Rex, eh naka-monitor pa rin sa inyo yun. Kasi best friend din niya kayo, eh, gaya nung nakaraan, sinamahan tayo ni Sir Rex, eh. No? Ang inaano natin is ano eh, moving forward, pero kung isang nagkamali, eh, magkakamali ulit. hindi maganda yun, no? Ibig sabihin, nagkamali na sila ng December, hindi nagpasok, no? Hindi nag-angkat ng November, December, nagkamali na yun. Tapos, after that, magkakamali na naman, magpapasok ng February, no? In which, dalawang malaking problema yon dahil yung February talagang anihan ng atin mga magsasaka. No? Ang monitoring namin sa Bayang Bank is around na umabot ng 9,000 na metric tons yun, yung isang munisipyo pa lang yun. No? So, ibig sabihin, eh, yung wala pang kasamang Bongabong, Palayan City, and other part of dito sa atin na Tarlac area and Pampanga. So, ang sinasabi natin is enough na talaga yung stock sana ng February. Maski hindi magpasok, talagang bababa yung presyo. Yun ang inaano natin. Bakit mataas ang presyo sa ngayon? Kasi wala naman harvest, eh. Di ba? Hindi naman yung volume, talagang wala pang volume. So, doon nagkamali. Kasi doon, kahit sa ano, parang kahit sa ibang bansa katulad ng US, no? Hindi ko alam kung hindi ko pa na-validate yung impormasyon, pero may haka-haka katulad ng itlog. Ang itlog sa kanila, siyempre, dolyar, no? Kapatid, $19, no? Pagkatapos, tumaas ng ilang percent, no? Naging 65 US dollar yung ano ng itlog sa kanila. Yung parang... siguro yung parang bultuhan ng itlog. Kumbaga parang yun, may panukat sila. Ganun yung ratio. So, can you imagine, nangyayari din pala sa ibang bansa. So, itong atin, may posibilidad yung sinasabi ni Kasendong tungkol dun sa talagang dahil sa kulang sa harvest. Tama po ba? Alam naman ng Department of Agriculture na October, November, December, yun ang pag-angkat dapat natin dahil wala tayong ani. And ang harvest kasi natin, alam natin, up to April, no? Maximum man, up to May. Ibig sabihin, ang window ng itong harvest talaga between January third week, no? up to April, umabot man ng May. So, so, ibig sabihin nun, alam naman ng Department of Agriculture yan. Yun lang, isasabay dun sa harvest ng February. Yun ang tinataka natin bakit isasabay nila yung pag-angkat dun sa pag-harvest ng ating mga magsasakan. Okay. Okay. So, Kasendong, babalikan ka po namin. Opo. Standby ka lang kasi may mga ibang question pa sa inyo. Andyan pala si, ano, no? Si Ms. Claire Feliciano. Oh. Siya ang Meralco Head of Public Relations. Batiin po muna natin si Ms. Claire. Good afternoon po, Ms. Claire. Dennis Napuli po. At, good afternoon, Sir Dennis. Good afternoon, Ms. Mads. Good afternoon. Pasensya na po. Wala pong problema. Marami pong salamat sa pagpapaunlak. Salamat sa pagpapaunlak. Mm-hmm. Okay. Kapatid, ano? Oo. Simula muna. Ano ba? Ano bang sisimula natin? Tanong sa pagbaba o tanong sa pagtaas? Wala namang pagbaba, eh. Okay. Then, para update lang. Meron din, di ba? Para update lang natin, Ma'am Claire. Kanina po kausap namin ng Manila Water. Ewan ko kung na-monitor mo si Sir Jeric. Yes po, yes. Oo. May pagtaas ng presyo. Kumusta naman po ang Meralco? Ako nga po, eh. Kakaanon ko lang po namin kahapon na yung buwan po ng Enero, magkakaroon po ng konting pagtaas na 62 centavos po kada kilowatt hour sa sinyal ng Meralco. So, katumbas po yan ng around 125 pesos po na madadagdag sa total bill po ng isang typical na customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. And alam naman po natin na bukod sa rates,
ang nakakaapekto dun sa binabayaran natin buwan-buwan konsumo. Kaya habang tumataas po ang ating konsumo, medyo may pagtaas din po yung total na madadagdag sa babayaran natin ngayong buwan. Okay. Ma'am, regarding dun po sa ano, dun po sa anong tawag dito? Pagtaas? Yung pagtaas ng kuryente, ng presyo ng kuryente. So, itong taon na to, may po, ano ba yan? Confirm na ba na talagang tataas po yung ating yung singil sa kuryente? Kung tataas man, ilang porsyento o ilang... 62. 62 okay. Sinabi niya. Oh. Ang tanong siguro... Confirmado na po yun, yung 62. Opo. So, ang tingin po kasi natin sa kuryente, nagbabago po yan, buwan-buwan, kasi depende po yan dun sa pumapasok na billing sa atin mula sa ating mga suppliers. Katulad ng power plant, katulad ng National Grid Corporation of the Philippines para naman sa transmission charge, and yung mga taxes po. So, for this month po, itong inanunsyo namin ng 62 centavos kada kilowatt hour na pagtaas, papatupad na po yan ngayong buwan ng Enero. And kung ano man po ang magiging pagkalopa sa mga susunod na buwan, kailangan na po natin antayin kung ano yung magiging billings pa po natin sa mga paparating na buwan. Okay. So, Ms. Claire, yung may increase ngayon January, nangangahulugan bang may naantala, meron pa rin nakaantalang pagtaas sa mga susunod pang buwan? Well, we take it up on a per month basis po. No? Although dahil nabanggit ko po, this month po kasi yung pagtaas po natin dahil yan sa pagtaas ng generation charge o yung binabayad ng Meralco sa mga suppliers namin ng kuryente, particular yung mga power plants. And then, isa din po kasi sa nag-contribute this month ay yung natapos na po yung refund. Kung matatandaan po ninyo, ang Meralco, nagpapatupad yan ng series of refunds. In fact, parang last year, meron tayong 4 na refunds. So, yung refund na yan, pag nakita nyo po sa bill nyo, negative yan. So, nagtetemper po yan, nababawas po yan sa total bill natin. And dahil last month, meron po tayong natapos na isang refund. This month, meron pa po ulit tayong natapos. So, katumbas niyan ay 27 centavos kada kilowatt hour. So, dahil nabawasan po tayo ng negative, nag-contribute din po yan dito sa rate increase natin. And katulad po ng nabanggit ko, meron po tayong 4, no? And 2 na yung tapos. Meron pa po tayong 2 refunds na ongoing pero inaasahan po namin na matatapos na din po yan. Yung isa po, effective next month, makikita na natin yung impact. And yung isa pa po, mga around June sa Hunyo naman po. So kapag nawala itong mga refunds na to, dahil nakakatulong nga ito na mamitigit yung adjustments natin sa total rate, ay maaaring mag-lead yan sa increase din po. But meron pa pong ibang factors and we hope in the coming months, ma-offset naman po yan ng paggalaw o pagbaba ng iba pang cost components ng ating power rate. Ah, okay. Tungkol naman po dun sa siguro tanong na rin natin kay Ms. Claire, no? Regarding dun po sa mga tinatamaan ng kalamidad, no? Lalo na itong nangyari sa, tama ba, sa Misamis? Sa Mindanao? Somewhere in Mindanao? May Meralco din po sa Mindanao. Tama po. Meron po ba? Ang franchise area po ng Meralco, ang sakop po namin ay Metro Manila at mga karating probinsya kagaya ng Cavite, bahagi ng Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Bulacan, Pampanga. Pero yes, yung sa ibang lugar po, may sarili po silang distributor. Okay. Kung sakali man dito po, usually po yung sa power interruptions eh. Sa kasalukuyan mas mabilis naman po yung pagbabalik ng ano no nung sa power interruption, pero minsan may mga issues na may mga lugar din na nagtatagal yung pagbabalik. So actually, Opo. Sige, ma'am. Opo, magandang nabanggit niyo po yan. No? Actually, during the past year, yung nakita natin na talagang naka-apekto sa franchise area ng Meralco ay yung Bagyong Carding at yung Bagyong Paeng. We're proud to say na yung Carding, within 24 hours, na-restore namin kaagad yung services sa lahat ng naapektuhan. Although si Paeng, ito yung medyo tumagal po. Hindi naman super tagal if you will compare it to the past years. Hindi naman sobrang tagal, pero inaabot ng mga, I think, 3 to 4 days until ma-fully restore. Pero
naman po lahat ng aming customers. Ang Meralco po 24/7 'yan na nagre-restore ng power. Talagang once pwede na po na ligtas na yung condition, hindi na sobrang lakas ng hangin, hindi na sobrang lakas ng ulan, lahat po ng mga tauhan namin, lahat ng mga personnel nagko-conduct na yan ng aerial inspections, nagpupunta na sa ground, tinitingnan na kung ano yung sitwasyon at agad-agad din pong nagko-conduct ng restoration activities. Hindi po nila tinatanong yan hanggat hindi na iibalik ang serbisyo. And ganun din po, siguro isa sa mga challenges, no? Yung meron po kasi mga area na talagang binabaha. And kapag bumiyan, kailangan po natin isaalang-alang yung kaligtasan, hindi lamang po nung mga tao, ibabalik natin yung serbisyo ng kuryente, kundi pati na rin po yung mga crew natin na pupunta doon para maiwasan natin ang kahit mas mapalala pa yung sitwasyon, no? Kaya we make sure na ligtas na po yung okay na po yung circumstances, and then right away ibinabalik naman po ang serbisyo ng kuryente. And ganun din po, habang pumapasok yung mga reports na mayroon pang isang particular na bahay, isang bahay na lang na hindi pa na ibabalik yung serbisyo, kahit yung makapit bahay na ibalik na. Yung mga ganung reports po, napakahalaga po niyan, kasi kapag natatanggap po namin yan, agad-agad din po yung crew namin pinupunta at tinitingnan kung ano yung problema, kasi minsan naman po ang problema doon sa load side o kaya doon sa mga connections nila, electric connections na po nila doon sa kanilang bahay. So kapag ganun, bibigyan po namin sila ng payo, makipag-coordinate po sa electrician para naman ma-address kung ano man ang problema. At syempre, bilang mandato po namin na agad may ibalik yung servisyo ng kuryente. Opo, kasi kaya ako po natanong, eto na naman, medyo dinadaluyong na naman tayo ng ano, sana hindi na magkaroon uli ng bagyo, no? At maiwasan na yung mga power interruptions. Pero may epekto po ba yan sa ano, sa presyo rin, kung sakaling nagkaroon ng maraming mga repairs or maraming ginawa ang mga technical natin? Meron bang epekto sa presyo? Ako naman, hindi naman po. Ito naman pong mga ganito, talagang ang epekto ay sa serbisyo. Kaya kapag bagyo, ang priority talaga. Kaya nga minsan, tinatanong din po kami, no, kung magkano ba yung mga damage dun sa aming facilities. Yes. Hindi po namin priority yan. Talagang agad-agad, kung ano man yung kailangan palitan na facilities, papalitan po yan. And then agad din po, kung meron kaming backup, edi agad din po namin yung i-deploy para agad-agad may balik yung servisyo. Basta kapag may bagyo, yan yung number one priority po namin. Pagbabalik ng kuryente at syempre, yung safety, hindi lamang namin crew, syempre pati na rin ang aming mga customers. Thank you po. Thank you, Ms. Claire. May tanong po rito ating kasamahan si Director Aya Yupanco ng DWIC. Mm-hmm. Tinatanong po ni Direk Aya kung ano daw po ginagawa ng Meralco doon sa mga nagnanakaw ng kable ng kuryente? Oh. Kasi pag ninakaw yon, tataas ang bill mo, di ba? Well, alam naman po natin, no, na ang illegal na paggamit ng kuryente o kagaya ng mga jumper, katulad ng mga flying connections, nakulabag po yan sa batas. And maliban po dyan, sa pagiging isang criminal act, naku, delikado po yan sa ating komunidad dahil maaaring mag-cause ng aksidente, maaaring mag-cause ng sunog. Kaya kami po, nakita din po namin, no, actually, I think last year, nag-anunsyo kami na nakita namin na tumataas yung cases ng electrical theft. Kasi nabebenta po ito, no, yung ibang mga kable na nakikita nila. Pero, bagamat may ganun, nakikita po namin na meron din pong mga naapektuhan, merong mga aksidente, merong isang case na namatay din siya dahil dun sa ginagawa niya. So kami, we remind our customers na kung meron po kayo, naku, i-report niyo po kaagad sa Meralco yan. And kami po, agad namin yung ina-actionan. Yung iba po, mga natatakot sila kasi kapitbahay, kunyari nila, nakita nila, naka-jumper, ayaw nilang i-report. Anonymous naman po ito, hindi namin po sasabihin kung sino yung nag-report. I-verify po namin yung report yun, pupuntahan namin. And kung kailangan i-address, kung ano man yung kailangan namin gawin, i-address po namin yan. And bukod po doon, siguro napapansin po ninyo, meron po mga meters na itinataas po namin, elevated metering yung mga ganito, pag nakikita po ninyo, para hindi na maabot, and maiwasan po natin yung cases na ganito, na nagkakaroon ng jumper, at nagkakaroon ng illegal service connections. And yun po, ang paalala lang po talaga namin, na kung hindi po ligtas, dahil ang lahat ng ginagamit natin para mag-deliver ng servisyo ng kuryente ay high voltage, at you really risk po na makuryente kayo, mag-cause tayo ng aksidente, mag-cause tayo ng sunog. Kaya sana po, kung meron kayong pwedeng i-report, report nyo lang po sa aming hotline na 16211. And rest assured po, agad-agad po, action na namin ito. Opo. Ma'am, susulitin ko na rin po yung pagkakataon na to para itanong. Kanina, habang
habang ako'y may ginagawa dyan sa labas. Kaya naka-monitor naman po ako at may nag-chat sa akin. Tungkol sa mga obstruction ng mga yung installation natin ng mga poste na dahil nagkaroon ng mga widening, di ba? Tapos nandun pa rin yung mga poste. Meron na po bang improvement o plano para ma-i-move na yung mga poste na yon? Ano po bang action doon? Maraming salamat po sa tanong na yan. Ang pag-move po nito mga poste na ito na naaapektuhan ng mga road widening project ng ating pamahalaan ay bahagi ng massive relocation projects ng Meralco. So kami po, we are closely coordinating with DPWH or kung ano man like DOTR, iba pang agencies ng gobyerno, pati na rin ng local government units na meron mga ganitong proyekto para naman maiwasan natin yung mga ganitong sitwasyon. And kapag meron na pong na-report sa amin, meron ng mga plano kung paano yung gagawin road widening activities, agad naman po natin itong ini-implement. Gayun din po katulad ng nabanggit ko, patuloy po ang mga ginagawang activities ng Meralco sa pagre-relocate nitong mga poste na ito. And I think around sa kabuuan ng franchise area ng Meralco, like last year, around 5,000 po yung poles na nire-relocate namin. Makakaasa po ang aming mga customers na agad po namin gagawin, agad po namin nire-relocate para maiwasan na natin ang inconvenience. So, mag-coordinate kami sa otoridad para maiwasan natin yung mga ganitong opo sitwasyon. Ma'am, isumbungin, no? Inform ko na rin po kayo na medyo matagal na yung poste na yan sa kahabaan dito sa May Teresa, paakyat ng Antipolo. Dito sa May Teresa, paakyat ng Antipolo, nandiyan pa rin po yung ibang mga poste na nakaka-obstruct. Kahit na sabihin natin na may walkway, okay? Eh may possibility pa rin po na ma-aksidente po yung ating mga motorista. Yes, tama po kayo. And we recognize that po. And maraming salamat po sa impormasyon na yan. Ipapacheck po natin yan. Titingnan natin kung ano yung pwede nating agarong solusyon na magawa para matanggal na natin itong hazard na ito. Opo. Thank you. Thank you, Ms. Claire. Ms. Claire, kung meron kayong announcement na gustong i-inform sa public, go ahead po. Opo. Maraming salamat po, Ms. Mads. No? Yun na po, kung meron po kayong mga concerns tungkol sa servisyo ng kuryente, maaari po kayo makapag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming social media pages, sa Facebook at sa Twitter. And maaari din po kayo tumawag sa aming 24/7 hotline na 16211. Makakaasa po kayo na agad na-action na ng Meralco kung anumang reklamo or concerns meron kayo. Salamat po sa oportunidad na ito. Salamat po, sana hindi po itong huli at hindi itong una. Yes po. Regards po kay Sir Joe. Yes po, yes po. Thank you. Okay. Opo, salamat po. Thank you sa oras at pagpapaunlak. Salamat rin po. Thank you. Happy New Year din po. Thank you po. Happy New Year po. Napakinggan niyo po si Ms. Claire Feliciano, ang Head of Public Relations ng Meralco. Kung saan nga kapatid, in-announce niya yung increase for January na at least 62 centavos. Mm-hmm. Ayan. So, hindi lang Meralco, hindi lang yung sibuyas, hindi lang yung water. Babalik ulit tayo sa yung sibuyas. Kay Kasendong. Yung nagniningning na sinag. Sinag. Walang iba ko, hindi si Kasendong. Kasendong, paumanin po. Ayan. Yeah. Okay. So, Kasendong, kanina dinidiscuss natin yung comment nyo dun sa sibuyas, ano? Hindi lang po yung sibuyas, yung mga, as a farmer, ano pa yung ibang ginagawa ng sinag ngayon with this current development ng importation? Nakipag-coordinate na kayo sa DA for other possible na maitutulong ng inyong samahan? So far, yung sa bigas, malaki yung binili natin na palay, no? Para at least, hindi kasi makabili ang ating government ng 19 pesos. So, tayo ang bumili ng malaking volume. And of course, ngayon, umabot na tayo ng 21 pesos, 21.50. So, expected na tataas din yung produce na bigas. No? Yun ang buying price natin, umabot ng 21 to 21.50. So, yung bigas, umabot na ng 40 pesos. Nag-add ng mga 1 to 2 pesos yung presyo ng bigas. Pero continuous pa rin pagbili ng mga samahan, mga miller, and
dahil walang budget ang ating gobyerno pang bili ng palay. Hmm. Ano po yan? Yan yung ordinaryong bigas pa lang, no, Kasendong? Yeah, oo. Yung, of course, yung mga magagandang bigas, mas mahal pa. No? Oh. Umabot ng 22 pesos yung RC-160, for example. So, yun, mas mahal na ibebenta yun. Pero ang presyo natin, pumapantay lang dun sa imported. Dahil mas mahal yung imported, parang nagpantay lang tayo sa imported. Oh, okay, okay. Ah, nung mga nakaraan, wala si Sir Rex, sana natanong natin si Sir Rex. Eh. Pero baka mayroon kayong impormasyon tungkol dun sa hulihan ng mga smuggle ulit. Nasundan ba? Nung nakaraan natin mahuntahan, di ba, meron tayong impormasyon na may huli na smuggle na sibuyas ba yun? O sibuyas, eh? Sibuyas and other green, no? Nasundan po ba? Nagkaroon po muli? Nagpasalamat tayo kay Senator Aimee Marcos, pinatawag yung BOC ng Subic para at least ma-open, no? 32 containers out of 44 containers. Mm-hmm. After that, meron na naman, no? Nakuha na naman. Pero hindi lang Port of Subic, yung MICP, malaki rin ang nakunan, no? Almost 40 containers and yung sa Port of Manila, nagkaroon din tayo ng information na natanggap. And nilagay naman nila, sinama sa ukay-ukay. So, well done ang ating Department of Agriculture about that, no? Yung paghuli nitong mga kasabat na sibuyas and karne ng baka, carrots and other agri product. Mga karne ng baboy may nahuli rin. So yung list ng pangalan dapat yun ang sinasabi natin up to now, hindi pa linalabas ng custom, dapat ilabas yan para at least matukoy itong mga smuggle, nag-smuggle na bagong player. May binabanggit sila na I think ang Kongreso may binabanggit may nasa likod nito, pero sa akin lang, mas dapat na sampahan ng kaso is yung mismong nagpasok. Kasi natukoy natin kung sino mga ito. Yung sinasabi nilang may nasa likod, medyo haka-haka. Name dropping lang. Mahirap huliin yon. Ang tingin ko, mas madaling huliin yung nagpasok. And kung may kasabwat man, huliin yung kasabwat. Yung direktang nagpasok, no? Yes, yun ang nakita natin na mas madaling huliin, mas madaling sampahan ng kaso. At kung magsasalita sila, ituro nila kung sino yung mga nasa likod. Mm-hmm. Pero sa ngayon, sila pa lang ang nakita natin na directly involved dun sa pagpasok. Opo. Kasendong, sa inyong analysis mula nung 2010 and onwards, no? Ano yung taon na masasabi nating talagang yung pinakamalaking pagtaas, no? Anong taon nangyari yon sa presyo ng sibuyas? Sa yung sibuyas ngayon lang talaga, no? Mm-hmm. Ganong kalaki ang tinaas sa nine weeks, itong taon lang na ito kasi ang hindi tayo nagpasok ng November, December. Doon talaga nagkamali. Inaamin naman ng DA yan, nagkamali and moving forward. Pero yung moving forward, sinasabi natin, dapat hindi na magkamaling bit na magpasok naman ng February. No? Yun ang sinasabi natin kasi anihan naman ng magsasaka. Ibig sabihin nun, hindi nga kumita yung magsasaka sa 400 pesos, babagsak naman yung presyo na pag-aanihan, no? Kasi kulang ng cold storage na naman yan. Sabay-sabay na naman yung ani, so may problema na naman. Yun ang nakikita natin. So, ang kawawa dyan is yung magsasaka ulit.
Yes. Sana kumita yung magsasaka ng 400 na sinasabi nila, no? Pero ang problema, wala naman harvest, di ba? So pagdating ng harvest, eh, hindi naman sila kumikita. Bagsak na naman ang presyo niyan. So ang tingin natin is hindi tama yung direction, no? Yung pag-angkat talaga dun sa time ng February. Ano po yung nakikita nyo, Kasendong, na long-term control measures or long-term solutions para nang sa ganun? Halimbawa, baka meron tayong 5-year plan para maiwasan yung nangyayari sa atin ngayon tungkol sa pag-angkat at tungkol sa pag-harvest at sa presyo ng sibuyas. Every October, dapat mag-angkat na tayo, no? Kasi alam naman natin ang sibuyas is kung nag-harvest yan between na January to April, ang storage lang ng puti sibuyas is 3 buwan. So ibig sabihin April man yan, no? Aabot mga August, September, paubos na yan, no? September. So ibig sabihin kailangan na magpasok ng October na puti sibuyas. And yung pulang sibuyas November, December, magpasok na tayo. Kasi isa is yung cold storage na ilalagay, pataas din ang costing ng kung aabot ng 6 buwan. No? So, mas maganda mag-angkat tayo na time na hindi naman umaani ang ating mga magsasaka. And nakikita natin, hindi naman makakatulong dun sa consumer na presyong mataas, di ba? So dapat automatic kung pagdating ng October, mag-angkat ang ating gobyerno. Pagdating ng January, hinto na naman yung pag-angkat natin para at least hindi aabot ng February yung stocks ng yung nagpasok tayo ng sibuyas. Opo. Sa tingin niyo po ba kinakailangan pa tayo mag-campaign ng mas mainganyo ang ilang negosyante o ilang farmer para magtanim pa, magdagdag ng tanim ng pananim na sibuyas? Halimbawa, yung iba ay nagtatanim ng palay at o kaya mayroon pa silang lupa, no, na mapagtataniman. Sa tingin niyo kinakailangan pa 'yon? At kung kinakailangan 'yon, di siyempre magdadagdag tayo ng cold storage area. Tama po ba? Yeah, ang tingin naman natin is window ng planting season is between, pinakamaganda is between December, January, no? Yun lang ang talagang window ng pagtanim, eh. So ang harvest talaga is between March, April, no? After that, wala na. Mahihirapan na magtanim ulit. Ibig sabihin, kung rainy season, June, July, wala talagang pag-asa magtanim, no? Dahil kung makita mo yung September planting, nasisira pa. So, yung window of planting talagang maikli lang. So yung cold storage, ang tingin naman natin magbigay lang ng espasyo sa atin mga magsasaka para directly sila ang mapunta dun sa cold storage. At least may 3 months, 4 months sila, maski walang ani, kumikita nasa loob ng cold storage, sila ang kikita. Yun ang nakikita natin, no? Sa other commodities, sa ang good news naman natin yung sili medyo bumaba na. Magkano na ba ngayon ang kilo ng sili? Ang farm gate galing Umingan kanina, 50 pesos na lang ang farm gate, no? So bumaba na yan from dati umabot ng 200, 300 ngayon, eh. Bumaba na. So, bumaba pa. So, yung Ilocos area, nakita natin marami delivery na. Yung Pangasinan, yung harvest naman, medyo maganda naman. So, nag-normalize na yung sili.
ang medyo problemado tayo, yung itlog, no? Itlog. Yun nga, kahit sa US nga, no? Nangyayari. Isa, no? Yung bird flu, tinamaan ang Central Luzon talaga, Pampanga, Bulacan, maraming kinal na layer, no? Kami rito sa lalawigan ng Pangasinan, humingi kami ng strict na compliance ng pagpasok dito sa lalawigan kasi mahirap mag-spread yung bird flu sa other area, no? And yung Central Luzon pa rin ang binabantayan, and other parts ng ating bansa na may bird flu. Eh baka pagka tumaas pa yung presyo ng itlog, baka pagpunta natin sa mga fast food, wala na yung mother and child. De, tinatawag ko na, hindi naman din. Yung mother and child, yung chicken, tapos yung itlog. Walang dedis, hindi naman masyadong tataas naman na okay. Yung estimate na akit ng 15 pesos, hindi naman. Sa tingin naman natin, nasa level naman ng moderate pa rin. 8 pesos sa Fargate kasi nasa 7 yung medium size. So, ibig sabihin mga 8 mataas na yung medium. Yung large, hindi naman aabot ng mataas ng 10 pesos. Mm-hmm. Parang sili, di ka makahingin ng chili sauce Sir, wala na po. Hindi, ngayon meron na. Ngayon meron na. Kailan ba yun nangyari? Tama ba? Tumaas ng, nagkaroon din ng 600 pesos per kilo ba nung araw? Last month, medyo tumaas din ng malaki. Natabunan lang ng news ng Onion kasi mas marami gumagamit. pero umakyat din talaga ng almost 800 pesos. 800, no? Grabe, no? Pero yung sili kasi, hindi ka pwedeng kumain ng madami. So, konti-konti lang. Kaya hindi naman masyadong na-highlight din yung sili. Mm. Pero ngayon, medyo nag-normalize na. Natamaan kasi ng sakit noong December. Pero ngayon, nag-normalize na. Nakakaano yun, no? Umingi ka ng chili sauce, sir, wala na po. Ubus na. Kapatid, may tatanong na lang ako. Last question on my part kay Casendo, kay Engineer Sendo. So, sir, kanina po, minention ni Asec Rex na ang kadiwa ng Department of Agriculture, di ba, napabalitang nagkaroon ng konting problema. Sabi ko, paano maiibsan po yun or masusolusyonan? Ang sinuggest po ni Asec Rex is they need to put up more kadiwa. So, kayo bilang chairman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura, balak nyo ba magtayo ng kadiwa to assist? Kasi kulang po raw tayo sa mga kadiwa para ma-avoid yung dagsaan ng tao. May plano po ba kayo? O meron na po kayong sinet up na sariling kadiwa on the part of SINAG? I think yung ano kasi mostly ang kadiwa ang nakikita natin is more effective sa Metro Manila. Mm-hmm. Tayo naman sa province may mga bagsakan area. Ibig sabihin ba yung mga market kasi may tinayo ng ating gobyerno na mga bagsakan. Mm-hmm. So dito is yung mga farmers directly napupunta dun sa mga bagsakan area na binebenta yung produce, no? Ito is sa Metro Manila, wala pa tayong na magtayo ng kadiwa so far. Pero magandang direction ng ating government kasi funded naman ng government yan. So, yung kadiwa and we hope na ang pwede lang kami tulong is i-connect between ang ating gobyerno sa ating private sector para directly maibigay dun sa ng mga farmers dun sa kadiwa. So yun lang ang pwede natin magawa dun sa kadiwa na gusto ng ating government, and we'll support yung
yung kadiwa program ng ating gobyerno, kasi nakikita natin makakatulong yun dun sa direct sale ng magsasaka sa ating kadiwa sector. Mm-hmm. May last ano pa ako kaya? Last na lang to. Kasi daw natutuwa po ako at kami at masaya kami dahil sa mga responses niyo po dun sa nararamdaman ko yung pagmamalasakit niyo sa ating mga magsasaka, no? Meron po ba kayong naisip o kaya parang initiative or innovation o kaya recommendation para sa gobyerno para sa dun sa research bukod, di ba? Meron tayo sa Palay, meron tayong IRI, di ba, no? International Rice Research Institute. At paano naman po dun sa ibang mga produkto, baka meron kayong marerecommend na pagdating naman sa teknolohiya at sa science and technology, mag-improve naman ang ating farming. Nang sa ganun, mas makinabang ating mga magsasaka. Meron po ba, Kasendong, may naisip ko? Yeah, pag pumunta ka sa other countries, no, yung pananim nila ng gulay nasa tubig lala, ibig sabihin nasa paglagay sa tubig yung ano, aquaponic ba yan? Hydroponic. And ito is very effective, and nakikita natin na siguro kailangan magawa din sa ating bansa. Ang control nila, Dennis, is yung sa tubig. Ibig sabihin, maski nasa high temperature ka, pwede ka magtanim ng mga broccoli or yung nasa upper, nasa bundok na sabi natin, tanim, mga 35 degrees o 32 degrees centigrade. Oo. Ang control kasi nila dun sa tubig. Ibig sabihin, binababa nila yung temperature ng tubig. Water. So, yung tanim is akala lang siguro ng yung tinatanim, no? Na nasa high temperature. Pero nila alam yung ambient yun, no? Ambient temperature. Yes, so, despite maski mainit, pero nabubuhay sila na in which yung control ng tubig nasa 22 degree. Yes. No? So, yung pagka-harvest nila is less than kung yung ordinary na tanim, for example, is umabot ng 60 days, dito, pwede mong i-harvest ng 45 to 48 days lang. So, mas maikli yung pagtanim. So, ito yung dapat natin na nakita na pwedeng maayos, no? Tsaka isa, Manong Dennis, yung isa ang nakikita natin is yung aqua with itong tanim na palay, no? Kasi ako so palay, ah, palay ang itatanim. Yeah, hindi, palay combination with sa hito, ganun. Hito. Kasi sa hito, sa 1,000 square meter, kikita ka ng almost 300,000, no? Na hindi mo makuha sa palay. Ano so, yung combination? Palay dito, combination with? Hito. Hito. Yung mad fish well? Pan. Kailangan maglagay ng fish pan, 1,000 square meter, tapos yung 9,000 square meter is sa palay. So ito is yung tubig na maiipon mo dun sa paghihito, pwede mong i-irrigate dun sa palay. So yun, siguro yan ang kailangan na i-expand para at least dumami na yung kita ng ating mga magsasaka and hindi naka-concentrate tayo sa palay palagi. So, ang mangyayari, ang abono nang gagaling doon sa waste ng hito, tama ba? Pwede. Tama. And ito is makakabawas pa ng inorganic fertilizer na paglagay doon sa pagtanim. Oo, natural 'yun. Para ano 'yun? Symbiosis, no? Give and take. That is, kung mamashare ka sa akin, pwede kong pakita sa iyo at makita mo na effective and maganda.
Pwede, papasyal tayo direk, ha? Gusto ko pumasyal din sa ano, sa... sa Pangasinan niya, di ba? Oo, Pangasinan. Yung sa kanya, kasi pagka, huwag ka matatakot, kapatid, pagka nagmahal ang itlog, punta tayo sa poultry ni Kasendo. Hindi, Kasendo, sige. Saan ba sa Pangasinan? I-chat mo lang kami, ha? I-chat mo lang si Direk Mads. At baka doon na rin tayo mag-programa. Mamadsang, ano, mag-harvest ng itlog. Oo. Ako maghahawak para ng, ano. Walang mahal, ano. Pagka may shortage, saka may hoarding na itlog, habulin natin si Kasendo. Hindi, gusto ko makita yung hito na yun, tsaka yung palay. Ang ginagawa, ginagawa na niya. Yeah. Ayun ang gusto ko makita, yung proseso na yun. Nakita mo, yung binigay niya sa ating sukat, ginawa na niya kasi yun eh, yung 5,000 na hito. At saka yung, tama ba ako, Kasendo, ginawa mo na, di ba? Okay. Yeah. Tsaka 9 square, ah, hindi, 9 square meter na palay. Tama? 9,000. 9,000 square meter, tapos 5,000 square meter, yung fish pond, yung area nung... Para 1,000 square meter na fish pond, okay. Oo, tapos mayroon siyang irrigation, tama ba? Yeah. Bukang magda-divert na ng may pump. Ano ng occupation ng aking professor din. Hindi, kasi mahilig din ako mag-imagine kung paano... magkakaroon ng improvement sa mga bagay-bagay. So, sige. May question. Thank you po, Kasendong. Thank you po. Kasendong, maraming salamat. Bigyan mo kami. Oo, sa first quarter, pupunta kami sa iyo. Meron pa pong announcement. Gustong ipahayag sa mga sa DA na up to now, alam natin, nakamonitor pa rin yun, si Karex. We hope na no, yung decision na magpasok ng ganong kalaking volume, eh, mabawasan para hindi naman kawawang ating mga magsasaka. Alam natin na ang presidente naman is towards local production. Yun ang direction niya. And we hope na ang mga tao sa loob ng DA, ganun din ang direction para at least matulungan ang ating local production. Opo, kaya po, pagluwas mo rito, isasamahan kita kay Sir Rex. Ayan. Para magkausap kayo. Ano ba mauna yung pagpunta natin ng Pangasinan? Sabi ko nga, bago mag-end. Kay Kasendo. Yun muna pala. At bago mag-end yung first quarter ng taon na to, kailangan nakarating tayo. May post tayo sa Facebook. Hapon na, kapatid. Bukas na. Oo. Kasendo, thank you po. Salamat. Thank you po sa time, Kasendo. Last few messages. Oo. Okay na. So, okay na. Baka may message. Baka may mensahe pa po kayo, Kasendong. We will give you the floor para sa inyong last or final messages sa ating mga online viewers. May panawagan kayo. Opo. Yeah. Yeah, local isa na talaga is producing tuloy-tuloy lang, maski hirap, no? Pero at least masabi natin na kailangan pa rin natin ang sarili natin food security. Hindi aasa sa other countries. Yun lang, maraming salamat. Magandang hapon. Thank you po, Kasendo. Mabuhay po kayo. Oh, inyo pong napakinggan si Engineer Rosendo So. Siya po yung chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura. O, tinatawag na Sinang. Yan, Sinang. Alam mo, kapatid, sayang na mismo. Ang ganda ng talakayan namin. Oo. Yung first part kung saan nakishare naman kahit nasa meeting. Si Asek Rex. Salamat po, Asek. Although at saka si Sir Jerry ng Manila Water. Na-miss ko lang ho yun kasi meron akong ginagawa sa kabila para sa ating ekonomiya at sa ika-improve ng ating programa. Ayan. So, wala na tayong oras. Okay na tayo. Nanyayahan po din namin yung aming mga viewers at followers na keep on monitoring Usapan sa Balay at you can suggest kung ano yung mga topic na gusto nyo rin na talakayin namin dito. Opo. At syempre, share nyo rin po. No? At ilike po ang ating Facebook page ng National Press Club of the Philippines at saka yung ating YouTube channel na NPC On Air. Ito po si Dennis Napuli at Madeline Dominguez. Maraming pong salamat sa pagsama sa National Press Club of the Philippines. Usapan sa Balay. Good afternoon, po. Everyone. Good afternoon. God bless. God bless po. Thank you. Usapan sa Balay. Oh.
Okay, so yun mga kaibigan, napakinggan natin, napanood natin yung mga naging kuro-kuro, no? Tungkol dyan sa usapan sa balay. Ayan yan, tungkol sa sibuyas, alam mo yan, yan ang talk of the town po ngayon eh. About sa sibuyas na talaga naman saksakan ang mahal. Ang alam ko, ang pinakamababa ngayon eh, ang per kilo eh, nasa 500, nasa ibang lugar, meron pa nga nag 700. At sa Kadiwa, siyempre mura. Well, ay nagtataka ko bakit kinakapos tayo sa sibuyas, di umano ha? Samantalang, marami naman farmers natin na nagtatanim ng sibuyas, particular na dyan sa may area ng Nueva Ecija. No? Dahil meron tayo, napunta tayo dati dyan sa Nueva Ecija. So nakakapagtaka lang, so kaya nga nagsasagawa ngayon ng investigasyon dyan sa Department of Agriculture tungkol dyan sa sibuyas. Isipin nyo ha, kung ikaw magigisa, ha, may gigisa kang gulay o kung anuman. Aba, sibuyas, isang piraso magkano? Grabe. Isang piraso ha, hindi pa malaki, maliit pa. Ganong katindi po presyo ng sibuyas ngayon. Parang kung maalala nyo noon, nung ano, nagkakamali ng pandemic, yung kamatis naman na grabe, naging mahal ng kamatis. Naging ang isang piraso noon eh, naging may 8 pesos pa, may 15 pesos pa. Isang pirasong kamatis, ganyan-ganyan din noon. Pero actually siguro talagang kinakapos that time, pero saglit lang ho yun. Ito eh, grabe. Well anyway, yung mga ginang ng tahanan, yung iba kami nakita ko nagluto eh. Tinola. Tinolang manok at tinola without onion. Yan ang pagkakasabi niya. Kasi nga ako sa mahal na sibuyas. Kaya yung iba, nagigisa, ginagamit na lang, isbawang na lang. At siyempre, depende sa igigisa mo yan. Eh. Di ba? Kung ulam mo lulutuin, eh, halimbawa, yun, tinolang manok, siyempre, wala akong kamatis yun. Sibuyas lang. Paano ang gagawin mo? Paano ka magigisa? Kung ganun kamahal ang kamatis. Isipin nyo yan ba, kayang binin ng mga, ang trabaho is yung, halimbawa, yung mga nangangalakal, yung mga nagpe-pedicab driver. Aba, siyempre, mahirap po, no? Hindi ho kakayanin. Okay, mga kaibigan, alas 8.30 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At pasamantala, magpapala muna ang yung lingkod at muli tayo magbabalik bukas. Sana maga tayo makabalik. Dahil po kasama natin si Mudra bukas. At may pupuntahan po kami sa area ng Bulacan. Kasama siya. Okay, bago tayo tuloy magpaala mga kaibigan, maraming salamat kina Kuya Gimo, kay Guillermo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. At syempre dun din sa kanilang mayor doon na si Mayor Leonard Ahong Chan at kanyang pinsan na si City Councilor Joseph Taghoy Pangatungan. Yan. At syempre kay Kuya Jonas Mariano, maraming salamat Kuya Jonas. At advance happy birthday sa iyo at sa iyong misis. Happy birthday, advance happy birthday. Ayan, sino pa ba bukod kay Kuya Jonas? Kay Kuya Roland Hernando, maraming salamat. At sa nagbe-birthday bukas, nasasawa ni Kuya Jonas kay Ate Gloria. Maraming salamat din po, no? Happy birthday. At uy, si Rutay, si Ate Ruth, si Talia Aquarius Beads. Ayan, nanonood din sa atin. Maraming salamat, Ate Ruth. Eh, ikaw pala, umuwi ka na naman ng Pangasinan eh. Ang sinasabi ko eh, wala na naman eh. Oh, sinasabi ko. Bale, okay lang. Talagang ganun eh. Alimutan mo na yun, erase mo na. Okay, at sino pa ba ang mga hindi pa natin na nababate? Baka mamaya magtampo? Ah, wala na. Yun. Okay, sa mga kaibigan, muli po at sa oras na alas 8.43, alas 8.34 ng gabi. Ako po yung magpapaalam muna at muli magbabalik bukas. Sana maaga kami makauwi ni Mudra. Dahil nga po bukas may pupunta kami sa Bulacan.
Ako po yung naging kasama, naging kajaming, kabarangay, kakwentuhan, kakosa, kukakuya, kaate, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Ding! Pinalakas! Ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siyang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Riders, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe at i-share na mga katropa. Ikaw ba'y nag-isa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ibinagpalit? Ngayon ko, ngayon minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man, ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bago milenyo, si Randall Villanos. Haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa inihintay niyo mga kamilenyo? Tawag na! Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth one. Revisahin. Opinion. Malawaking. Actionan.
kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hangal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV. Sa pangilari ka doon, nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga babayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang mahimil, kaya sa sinahanan, alam ng puso, sa ito'y buhay, upang hinirang, kuyat na ng mahiting, sa mandurupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok, sa sibuy at sa langit, ang pangraw, ay hinatang kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawa at kulit na kumpay na nagtinimim. Ang pituwin na karoon niya kailan ang hindi matitinim. Luma na araw ng buwan, bakit pansin ka? Sa lahat ng buro-buro ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.